Kuha ito habang papalapit ang isang maliit na sea vessel sa bulk carrier na MV Transworld Navigator habang dumaraan sa Red Sea. Maya-maya, tila napatago na ang kumukuha ng video. Hanggang sa basag ng salamin sa bridge ng barko kung saan naroon ang command and control. Basag din ang salamin ng ibang kabina ng barko kung saan tumutuloy ang mga tripulante. Kabilang ilang Pinoy na makikitang nakabullet vest. Ang ilang tripulante natutulog na lang sa hallway na nasa gitna ng barko. Isa sa mga Pinoy, si Joel Almilor, kapatid ng broadcaster na si Dominic Almilor. Kwento ni Joel sa kapatid, gabi ng Biyernes nang unang atakihin ng drone strike ang MV Transworld Navigator. Lumikha ito ng apoy na agad ding naapula, kaya walang malaking pinsala sa ngayon. Thrice daw silang binomba. Natutulog na siya noon. Nagising siya ng malakas na pagsabog. Umaga kahapon, nang muli raw atakihin ang barko ng isang bangka sa Red Sea. Kagabi naman, nang ibalita ni Joel na nakaalpas na sila sa high threat area ng Red Sea. Kinumpirma ng Houthi na kabilang ang barko sa dalawang inatake nila kahapon gamit ang isang surface boat na walang crew. Pag-aari umano kasi ito ng kumpanyang lumabag umano sa ban pagpasok sa okupadong Palestina. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, all Filipino crew of 27, ligtas na po sila. The vessel was hit pero not enough to immobilize the ship.